Magandang araw sa inyong lahat. Ang gagawin natin ngayon ay ang pagkaing tinatawag na sapin-sapin. Ang ibig sabihin ng sapin-sapin ay patong-patong. So ano pa yung iniintay natin? Tara na! Kailangan natin ng isang tasang rice flour, 2 cups glutinous rice flour, at saka isang cup na sugar. I-mix lang natin ng mabuti ang mga ingredients na ito. Pagkatapos ay pwede natin idagdag ang 2 1/2 cups na coconut milk at isang can na condensed milk. Any brand pwede. So pagkatapos ay i-mix din natin ng maigi ang ating mixture. Salain din natin ang ating mixture para mawala ang mga umbok. Maghanda na tayo ng lalagyan. So i-divide natin ito ng 3. Depende na kung ilang layers ang gusto nyo. So dapat equal ang pagka-divide nito. Ayan. At bawat lalagyan ay maglagay tayo ng iba-ibang color. Napili ko ang ubi flavor o yung purple na tinatawag. Mga 3 to 5 drops lang ang kailangan natin. Red at orange at naging pink ang result nito at yellow. Huwag kalimutang i-rest ang ating mixture ng 30 minutes para mas smooth ang ating sapin-sapin. Ihanda na rin natin ang ating molders na may grease at maglagay tayo ng 1/3 ng ating ube mixture. Ayan. At i-steam natin ito ng 10 minutes. Huwag natin kalimutan maglagay ng foil para hindi mag-drip ang tubig. Yan, tapos na ang unang layer. Sunod natin ang ating pink color. So 1/3 din ang ating ilagay. At i-steam natin ito ng 12 minutes. At ang huli ay ang ating yellow mixture. So i-steam natin ito ng 15 minutes. At kapag luto na ang ating sapin-sapin, pwede din natin i-unmold ito pero siguraduhin natin hindi mainit. Ang susunod naman natin ilulutuin ay ang toppings nito. Mangangailangan tayo ng 1 cup na shredded coconut at 2 tablespoons of sugar. Lutuin lang natin ito sa medium heat para hindi masunog. At kapag kulay brown na ang ating red coconut ay luto na. Pwede na natin ilagay sa ibabaw ng ating sapin-sapin. Ayan. So, meron na tayong napakasarap na sapin-sapin. Salamat!